sa lahat ng mga members ng Kapa Community Ministry International Incorporated, sa lahat ng mga leaders, no, and mga core pastors, dyan sa, no, dyan sa Taytay, no, palagi silang nakatutok at nanood, no, dito sa ating programa Selbong. At sabi ng iba na maraming salamat sa founder dahil may marami kaming natutunan doon sa sinabi mong mga diskarte ng mga tindira-tindiro sa palengke, no? Sa mga isda. Although medyo ano yun, medyo hindi mabuting pakinggan doon sa mga tindero yung kinaupulan dahil nabubuking sila, pero kahit papaano naman eh makapag magiging watchful pa rin yung ating mga mamimili dahil panluloko kasi yung ganun, no, hindi magandang gawain, no, na kung saan yung mga nabubulok ipilit mo pa ring ibinibinta na nakasisira na ng kalusugan ng isang tao. Ang paggawa kasi ng masama, medyo may kaakibat yan na karma, no, doon sa mga gumagawa ng masama, dahil ang Panginoon naman ay palagi niyang sinasabi yung paggawa ng mabuti, no, sa ating kapwa. Dahil kung ano yung ginawa mo na masama doon sa kapwa mo, eh ganun din yung ginawa mo doon sa ating Panginoon. Kaya kung gumagawa ka ng masama, so yun din ang ginawa mo sa Panginoon. So napakaano naman, no, napakasakit na gawa natin ng masama yung ating Panginoon, na kung saan nagbuhis pa nga ng kanyang buhay upang mailigtas ang lahat ng katauhan. Dahil napaka-importante naman, no, napaka-importante naman ng buhay na ibinuwis ng ating Panginoon, dahil sa bagay sa ano, sa ating parang human nature, eh marami namang mga taong nagbuhis ng buhay upang mailigtas si sinuman. Pero dito kasi sa Panginoon, eh kung tutuusin, wala na tayong kaligtasan, no? Bali doon sa mga taong naniwala doon sa heaven at saka hell, yung impyerno, no? Sa mga taong naniwala ng langit at impyerno, so napaka-importante yung mensahe ng kamatayan ng ating Panginoon, no, yung pagpapakamatay at pagpapon sa cross. Ngunit sa iba naman, eh parang wala lang yun, no, na parang ano ngayon, kung namatay si Kristo, ano ngayon, yun na, nagiging mayaman ba tayo? Nagiging ano ba tayo nung namatay si Kristo? Ganun lang yung pagkaintindi ng mga taong medyo hindi masyadong nag-aaral, no, sa salita ng Panginoon. Pero sa mga tao na nag-aaral sa salita ng Panginoon, napaka-importante, and it has a great value for them who study the words of God. Why? Because it brings salvation para sa kanila. Dahil kung tutuusin, noong unang-una talaga, nung nagkakaroon na ng kasalanan yung si Adan at si Eva, na dahil doon sa isang tao, ang kamatayan ay pumasok sa sanglibutan. So, yung isang tao na yun ay si Adan yun. At dahil din sa isang tao, ang buhay ay pumasok din sa sanglibutan. Kaya doon sa 3:15 ng Genesis, sabi doon na I will put enmity, babasahin natin sa Tagalog na version ng Biblia. Sabi dito sa Genesis, nung panahon na nagkasala si Adan at si Eva,
ganito yung pagkasabi sa Tagalog. At pinapasalamatan ko yung ano, yung pastor na nagbigay sa akin ng ng Bibliyang Tagalog, taga-Taytay yun. So ito, ginagamit ko na yung Tagalog mo na Biblia. Napakalaking tulong. Napakalaking tulong. Maraming salamat mo sa mga taga-Taytay na sila yung nagbigay sa akin ng Biblia sa ano yun, regalo. Regalo nila sa akin noong ating anniversary. At tempo naman yun na birthday ko yun. So binigyan ako nila ng, rinigaluhan niya ako nila ng isang Bibliyang Tagalog. Kaya nagagamit ko ito ngayon. Ganito yung pagkasabi no, sa Genesis 3:15. At papagaalipin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. No? So, sa English naman, kung babasahin natin sa English na translation, ganito yung pagkasabi dito sa King James Version, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So, yung pagkakaroon ng tinatawag na enmity, no, between the seed of the woman and the seed of the serpent. So, yung dalawang iyon, napaka-importante kung atin pong pag-aralang mabuti. Dahil ang Panginoon ay nagbigay ng tinatawag na enmity, no, between the woman and the serpent. Now, itong serpent at seed ng serpent na to, nung pumasok ito sa sanglibutan dahil nagkasala sila ni Adan at si Eva, inagkaroon na tayo ng tinatawag na kamatayan. No, mayroon ng kamatayan na mangyari sa ating buhay. Dahil pinili ni Adan at Eva yung pagkain ng prutas na ikamamatay. So, hindi yung knowledge. Dahil, mayroong knowledge and wisdom doon, at mayroong tinatawag na tree of life, no? Kahoy na bukal ng buhay. So, pinili nila yung tree of knowledge. So, kung titingnan natin yung tree of knowledge na yun, yun yung tinatawag na kaalaman, no? Kaalaman, knowledge. So, kung anuhin natin doon sa Latin naman, siyensya, no, yung sa Latin word ng knowledge. So pag sinasabi natin siyensya, ita-translate na naman natin yan sa English, magiging science. So yung science is the knowledge yan, then that could be the application of knowledge and wisdom, yung science. So pag nandoon na tayo sa siyensya, yung talagang matinding pagsusuri yung ginagamit natin. Kung titingnan natin, yung kaalooban ng Panginoon ay hindi sa siyensya natin na mabatay, no? Kasi yung mga tauhan o mga tao ng Panginoon ay more on blessing than exploring. Dahil yung siyensya ay nag-i-explore. Sabagay, lahat naman ng kaalaman sa Panginoon naman yan. Pero yung tinatawag na advance ay hindi pwede. Now, sa Biblia, yung tinatawag na advanced technology ay hindi pwede. Dahil pag nagkakaroon ng advance, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari.
no, sa atin. Dahil hindi pa napapanahon. Ibibigay naman talaga ng Panginoon yung mga yaon sa tamang panahon. Dahil sinasabi doon sa Ecclesiastes 3:3 na everything has a time, no? Lahat naman ay may takdang panahon talaga. May panahon sa lahat ng bagay, no? So hindi lang sana natin i-advance, kundi ihintay natin kung kailan. Kaso ang problema nila ni Adan at ni Eva, eh gusto silang magkakaroon ng advance. Kaya tinangkilik nila yung kahoy ng knowledge, no, tree of knowledge. Yun yung tinangkilik nila instead of life. Kasi ang gusto naman ng Panginoon, yung tree of life muna bago pa yung knowledge. Kasi sabi ng Panginoon doon sa Deuteronomio na ibinigay ko sa inyo, yung dalawa, yung buhay at saka yung kamatayan, ngunit piliin ninyo yung buhay upang kayo'y mabuhay. Yun yung gusto ng Panginoon, na gusto ng Panginoon na yung buhay muna, yung unahin bago pa yung knowledge. Dito sa advanced technology, nauna yung knowledge bago yung buhay. No? Kung titingnan natin, ang advanced technology ay talagang nakasisira yan. O tingnan mo yung itong COVID. Itong COVID-19 ay isang produkto ito ng advanced technology. O tingnan natin kung ilan yung mga taong namamatay dahil dito. So, pinaka numero uno ngayon sa COVID-19, ang pinakamaraming namamatay is yung US. No? US yung napakaraming namamatay. At yung Australia naman, sumusunod din, saka lahat-lahat na ng mga nakapilang mga nations. So itong Pilipinas, pagdasal na lang natin na sana naman wag mangyari sa atin yung mga nangyari na sa kabuuhan, iumabot na ng mga almost sa buong sanglibutan yung biktima, 4 million na. No? Magiging 4 million na yung mga namatay sa buong sanglibutan. Ang dami na kayang namamatay. So kung titingnan natin yung 4 million na yun, naku, sa buong sanglibutan, tayo nga dito sa Pilipinas, we are almost 200 or 200 plus million. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng mga almost 2%, no, yung sa buong sanglibutan na yung population ng Pilipinas, no? So napakarami na talaga. At yung 5 million nga ng members natin, napakarami na kung ating bibilangin. So napakadami na palang namamatay o namatay dahil doon sa COVID na yon. Ito ay isang produkto ng tinatawag na advanced technology. Yung mga warheads, no, yung mga warheads ng China at yung mga nuclear warheads ng Australia at ng US, ito din ay isang produkto din ng advanced technology, na kung saan isang nuclear warheads lang ang tatama dito sa Pilipinas, buong Pilipinas ay talagang sira. Magugunaw yung buong Pilipinas at lahat ng mga tao dito dahil sa epekto ng tinatawag na radiation doon sa kanilang ginawang nuclear warheads, na produkto yan ng advance ng technology. So lahat ng mga advance na technology, although paminsan-minsan meron siyang benefit, pero more on this destroying factors yung kanyang dala, noong dala noong tinatawag na advanced technology. So ang dami kaya nating mga nakikita na mga advanced technology na nagdulo talaga ng kasiraan, pati doon sa ating ozone layer. Tingnan mo kung bakit nasusunog yung ating mga ozone layers na yun
dahil doon din sa tinatawag na advanced technology. So kung ibabase natin doon sa salita ng Panginoon, ibabase natin doon, ang mangyari, pipiliin muna natin yung life. So nasa ano tayo, nasa tinatawag na stage of deciding on what to do, no? Kasi kung gawin natin yung palaging advance ang technology na magdudulot talaga ng kasamaan sa ating buhay, dahil yung mga advance na mga technology, yun yung ano, kasi kung titingnan natin sa banal na kasulatan, yung mga yaon ay kusang darating yan, depende sa panahon. Pag in-advance mo kasi yan, yung tinatawag na advance, meaning meron yan, nakuha mo lang agad sa hindi pa panahon, no? Meron tayo niyan. Kaya kung tinitingnan ko yung ano, yung mga generations ni Cain, 130 years advanced technology sila kung i-compare doon sa mga lahi ni Adan at ni Eva, no? Lahi ni Seth, no? Lahi ni Seth. Dahil 130 years bago pa si Adan at Eva nagkaroon ng anak na pinangalanan nilang si Seth. Ito'y dala sa atin ng understanding na ang mga serpent seed na nandoon sa kay Cain, they are already advanced in terms of technology, no? Advanced sila compared doon kay Seth, dahil hindi naman biro yung pagka-advance mo ng century plus, no? 130 years advanced technology yung si Cain i-compare kay Seth na kanyang kapatid, dahil patay si Cain eh. Kung si Cain yun, mag-ano sila, label sila, magkapariho, no? Pero nung namatay kasi si Abel, pumunta sa Nod itong si Cain at nag-asawa at gumawa siya ng kanyang syudad, no? Nung gumawa siya ng kanyang syudad, 130 years after, bago pa isinilang si Seth. Pero yung si Tubal Cain, meron na silang tinatawag doon na musicians, no? Wala pang anak si Cain eh. Wala pang anak si Cain, pero wala pang anak si Seth. Yung si Cain, ang dami ng anak at meron na silang sa loob ng 130 years, meron na silang musician na si Tubal. Siya yung nagtutugtog ng alpha at saka yung mga gitara. So he is the musician of that generation. So napaka-advanced na ng mga tao, no, ng mga kainan. Kaya ako tuloy nasasabi ko na itong advanced technology, iba ka dala to. No, dala to ng mga utak ng mga kainan, no, yung kay Cain, dahil napaka-advance nila. Kahit si Cain nga alam ni Cain na kung sasakalin niya si Abel, imamamatay. Samantalang noon ang panahon nung sila pa wala naman talagang experience nila na meron talagang namamatay nung nakikita nila. Pero si Cain advance na, kung sasakalin niya itong si Abel, imamamatay. So sinakal niya kaagad si Abel, kaya namatay. So advance talaga si Cain in terms of knowledge, no? So hanggat sa nagkakaroon na ng siyudad sila, hindi naman biro magkakaroon ka ng siyudad, dahil dami na meron ng, kung titingnan natin, Basing on the Mayan civilization which exists within 35,000 years, yung Mayan civilization, napaka-high-tech na nila din noong unang panahon, dahil meron na silang mga gamit, no, na napaka
napaka advanced nila kung i-compare doon sa mga ano mga sinaunang mga tao no sa ating sa mundo. So napaka-advanced. Kaya sinasabi ko tong mga advanced na to, mayroong magdudulo talaga ng hindi magandang kabutihan, no? Kaya unahin po natin yung buhay kasi sabi ng Panginoon, yung mga technology na yan, eh, darating naman yan. Eh, ginagamit nga yung word na advance, meaning andoon yan. So, ito yung, kung titingnan natin doon sa mga history na yun, talagang wala na sana tayong tinatawag na pag-asa pang magkaroon ng kaligtasan. Dahil doon na nga sa pagkakasala ng ating unang mga parents, no? So ngayon, kung wala na talagang ano, wala nang resurrection at walang salvation, talagang walang kabuluhan yung ating buhay dito dahil tayo talaga ay mamamatay, no? So ngayon, matapos yung kamatayan natin, what then after death, no? Ano pa bang maaasahan natin after death? Sa iba na hindi naniniwala na tayo'y mabuhay pa uli, eh talagang wala na talagang pag-asa, wala na tayong iba pang gawin, kaya mabuhay tayo dito at kumain, no? Sabi ng 1 Korinto, makain tayo at mabuhay dahil bukas mamatay lang man tayo. Doon sa mga taong hindi nila alam na mayroon pang buhay matapos yung kamatayan. There is life after death, kumbaga. So, wala silang ano doon, wala silang paki doon dahil hindi nila alam. Pero, dito sa mga tao naman na kanilang nakikita yung value ng kamatayan ng Panginoon, na siyang nagdudulot sa atin ng pag-asa na may buhay, dahil sa Biblia nababasa natin na totoo talaga na meron talagang mabuhay mag-uli, no? Meron talaga. Dahil ang Panginoong Hesus, yun yung ano natin, yun yung tinatawag na basihan, no? Matibay na ebidensya na meron talagang life after death dahil si Kristo ay na-resurrect, no? Bago pa man siya pumunta sa langit, nagpakita pa siya sa kanyang mga apostoles. So talagang meron talagang tinatawag na salvation. So yun yung mga importante nating gawin na matapos itong kamatayan na to, meron talagang buhay na naghihintay sa atin. Ayun. Kung ano ka, kung masama yung ginagawa mo, no? Halimbawa, masama yung ginagawa mo, so ang mangyari ngayon, malaking problema yan. Dahil kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ay yun din yung ginagawa mo sa ating Panginoon. Babasahin nga natin yung Matthew 25. Matthew 25 at ang versikulo ay mga 41. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, no? Yung mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagugutom at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauuhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang tagaibang bayan at hindi ninyo ako pinapatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinarantan, may sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinadalaw.
kung magkagayoy sila na may nagsisagot at nagsisabi. Kung nagkagayoy sila na may nagsisisagot na nagsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at nauuhaw o siyang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy sila'y sasagot, sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito ay hindi ninyo ginagawa. So, kung titingnan natin kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, yun din yung ginagawa mo sa ating Panginoon. So, kung binigyan mo ng ano, gumawa ka ng masama sa kapwa mo, gaya doon sa sinabi ko doon sa experience ko na alam ko yung mga pasikot-sikot kung papaano mabinta yung mga malapit ng nabubulok na mga isda. So, ito naman para sa mga ano naman, yung mga tindera at tindero na gumagawa ng gano'n. Isa itong mensahe para sa kanila na sana wag na nilang gawin yung gano'n na mga ginagawa. Dahil kung ano yung ginagawa mo sa iyong kapwa ay siya rin ginagawa mo sa akin. So sabi yan ng ating Panginoon. Sabi naman yan doon sa awit ng Syakol na banal na aso. Kung ano ang iyong ginagawa sa iyong kapatid ay siya rin ginagawa mo sa akin. Diba? Kahit yung mga singer, alam nila yung mensahe ng ating Panginoon. No? So, kung ano yung ginagawa natin, yun yung gagawin na ginagawa din natin sa ating Panginoon. Kaya, magsilbi ding mensahe yun parang para sa mga tao na yun yung palagi nilang ginagawa. Now, doon na tayo sa tinatawag kong yung mga karanasan ko sa buhay na kung saan, kung papaano ng Panginoon nagiging naiba yung aking buhay sa mga experience ko dati na nasasabi ko na kung ano yung pinagdaanan kong kahirapan noong unang panahon. Kaya sinabi ko sa ating Panginoon na, Lord, kung tayo o kung ako naman ay totoong sa iyo, bakit ako naghihirap? Samantalang sinabi mo naman doon sa Salmo, 37:25, I have been young and now am old, yet have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. So, ako na may naging bata at ngayon ay matanda na, sabi ni David. Pero hindi po ako nakakakita ng anak mo na nakikilimos at humihingi ng tinapay. So, sabi ko noong una, Panginoon, ako na may sa iyo at ako na may naniniwala at nanampalataya. Sabi mo, bigyan mo ako ng authority na magiging anak mo. Bakit napakahirap din namin? Alam nyo, noong unang panahon, noong iniwan ko yung radyo, kasi nagiging din ako nagiging alternative medicine practitioner din ako, na kung saan nagli-lecture din ng mga health, tungkol doon sa ating mga katawan. Kaya, pag sasabihin namang, merong mga sa anatomy, meron din naman akong kunting alam. Alimbawa, kung paano na-maintain itong ating init ng ating katawan. So, alam ko yun kung bakit. Dahil doon sa meron yung cells natin. Yung cells natin
The very center of our cells is nandoon yung tinatawag na DNA, no? Yung DNA. So yung DNA naman nakapalibot, pinapalibutan naman niya ng tinatawag na mitochondria na nandoon naman yung tinatawag din na electrons, no? Oo. So yung electrons na yon, yun yung nagsisindi, no? Nagsisindi doon sa ating katawan upang mapanatili yung init ng ating katawan, no? So yung kung papaano magkakaroon tayo ng mga tinatawag na mga free radical, ganun, na, meron din akong alam dun. So ito'y dahil sa mga na ano ko na naranasan kong mga study, dahil kung tutuusin, napaka-importante din sa atin yung tinatawag na health, no? Yung pagiging healthy. Kaya sa mga kaalaman patungkol sa health, kailangan din natin yung pag-iingat, no, sa ating katawan, na yung halimbawa yung diabetes, no, merong dalawang klase, yung dalawang type yung diabetes, merong non-insulin diabetes mellitus at insulin dependent diabetes mellitus. Yung insulin dependent diabetes mellitus merong nabubuhay ka pero yung ano mo, yung katawan mo ay nagdepende ng sa insulin, no, kasi nawawala yung insulin mo. At bakit ngayon nawawala yung insulin mo? Dahil nagkakaroon ng problema yung pancreas mo. Dahil yung pancreas, ang ano doon, ang function ng ating pancreas is to absorb the sugar and to produce insulin, no? Kaya yung malaking role doon sa ating katawan, kaya tayo nagkakadiabetes dahil nasira yung ating pancreas. So kung meron ka mang gamot na kailangan gawin, yung makakaga sa diabetes, yung makagamot ng pancreas, no? So ang daming mga ano, mang dami yung papaano tayo nagkakaroon ng ano yung problema ni Fernando po doon sa yung atherosclerosis, yung hardening, no? Hardening of our coronary artery, na kung saan minsan merong ano, merong fats na parang sasabay lang sa daloy sa dugo, at ngayon pag magclot yan sa heart, magiging heart attack yung sakit mo. Ngayon pag clot naman sa utak, yun yung tinatawag na ano, yung sa utak, no, magkakaroon ka ng hemorrhage. Yung kaso ni ano, yung kaso ni Fernando po, na nagkakaroon siya ng, nakalimutan ko na yung kinamatay ng ating ano, parang bayani na din, no, kung turuin natin. So yun yung mga problema doon. Kaya nung iniwan ko yung radio at nagiging alternative medicine practitioner ako ng isang company, doon ko naranasan na napakasakit at napakahirap na aking nadaanan. Although naging ano ako, pero nagkakaroon kasi kami ng problema doon sa isang lugar na wala pa kaming tinatawag na koleksyon, no? Wala pa kaming koleksyon, so wala din akong perang na na parang magpapadala ako noon ng pera, ngunit na ano yun, wala pang kaming kita doon sa aming pinuntahan. So ang nangyari, naku, napaka problema ng aming ano, dahil araw-araw kami kumakain. So nung gastusin namin isang araw is 1,000, no, per day. So kailangan kong magkaroon ng income na 30,000 to 40,000 a month para medyo maluwag-luwag, no? So ang nangyari, parang isang linggo na hindi pa ako nakapadala sa kanila,
At next week pa din yung aming ano, aming collection. So meron pang pitong araw na kailangan kong tustusan. Walang-wala kami noon. Yung misis ko talaga, although teacher na yan, teacher na siya noon mga 3 years or 4 years na sa pag-teach niya, eh, kasi napupuno kami ng loan noong unang panahon. So, tumawag sa akin na ganito, wala na kami sa mga, wala kaming pagkain, mga bata namin ganito, ganun, wala nang mabaon, wala nang maisaing no sa pangtanghali na kakainin. Sabi ko, ito na napakalaking problema at walang-wala akong pera. Eh wala naman akong pwedeng matawagan dahil parang doon sa aming lugar, eh para naman kaming sabi pa no man is an island, pero yun talaga yung operasyon namin na nagiging parang island kami dahil wala din kaming pwedeng masasandalan. So, walang-wala talaga. So, talagang napaiyak ako noon. Isang araw, no, na sinabi ng misis ko na ganito. Dahil, maano naman din yung misis ko na manghiram ng pera doon sa kanyang mga kasamang teachers. Dahil, may pride naman tayo, no? So, talagang mahiya din siyang mag-ano. Pero, sinabi ko na lang sa kanya, lunukin mo na lang yung pride mo sa ngayon lang. Manghiram ka kahit 2,000 lang, kahit 2,000 lang, may taguyod mo lang yung mga bata, sabay ang iyak ko doon na napaka-problema talaga. So sabi niya, ayoko, hindi pa niya naranasan yung manghiram sa ka. Dahil pag yung mga teacher kasi, no, ganito kasi yun, pag yung sana naman no, sa mga teacher din na sa isang school no, na magkasama kayo, sana naman magtulungan din sana sila. No, dahil sa mga teacher ang naobserbahan ko sa kanila, pag mayroong tao na mangungutang sa iyo, parang iniiwasan ka na nila. No, na parang ayaw na sila makipag-kausap, hindi ka na nila kausapin kung ano yung mga tanong-tanong, baka sasabihin ito manghiram na naman to. Parang mayroong kang sakit ba na leprosy, na iniiwas-iwasan ka ganito, mayroong kang sakit na COVID. Parang iwasan ka ng mga tao. Ganun yung mga teacher na pag meron silang kasama na medyo naghihirap talaga. Talagang hindi sila tutulong. No? Parang sila naman din medyo puno din sila sa kanilang mga utang. So, parang problema din sila. So, parang hindi sila nagkakaroon ng kuantikis. Meron pang iba na parang mag-backbite sa'yo, no? Na parang ito, chismisan kanila. So, ayaw ng misis ko noon dahil alam niya kung ano yung pwedeng mangyari doon. Pero sabi ko, lunukin mo na lang yung pride mo. Hiram ka na lang muna. Sa kabutihan pala, nakahiram siya, no? Nakahiram siya ng pera. So, malaking pasasalamat ko. So, doon ko naranasan na, sabi ko, Lord, naniwala naman ako. At ganito yung, ano talaga yung pwede kong gawin upang mag-claim ko. Sabi mo, I have been young and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken nor his feet begging bread. So, ngayon, we are now begging bread. Sabi mo naman na ayaw mo sa isang anak mo na nang hihiram at nangungutang. Sabi ko, anong gagawin ko dito, Panginoon? Napaka-problema to. So kaya, iniwan ko yung pagiging alternative ko at bumalik ako na naman sa ano. Malapit isang taon na bumalik na lang ako doon sa station dahil wala, mahirap talaga yung ano, mahirap. Buti naman at tinanggap ako ulit, no? Tinanggap ako ulit at yun, nagbalik na naman ako sa trabaho sa estasyon. Eh, kasalanan ko naman yun dahil nandoon ako sa napaka-stable na trabaho at naghahanap pa ako ng ibang greener pasture. No? Pero doon ako nagkamali. Pero hindi ko pinagsisisihan dahil sa mga seminars at mga yung dunong na ibinigay sa akin ng Panginoon na doon sa health, marami pa naman akong
na ano na natutunan din no sa about health particularly on the matter of anatomy and treating ano disease no in terms of alternative medicine. So yun yung sinasabi ko na ganito yun Panginoon, kaya binigay sa akin yung brief, binigay sa akin yung brief ng Panginoon at bigla-bigla na lang nagkakaroon ako ng isipang medyo magkakaroon ng kalutasan doon sa problema ng kahirapan. Kaya doon ko nakikita na likas sa atin ang pagiging hari, na tayo ay magiging hari sa sarili, na kung saan pwede nating gawin kahit ano yung gagawin natin maliban na lang sa masamang gawain. Yung mabuti lang mga gawain yung gagawin natin. Kasi likas na sa atin yung pagkahari. Oh, dito sa kapa at naranasan, it was proven and tested kung ano yung nangyari sa atin sa kapa. So, ito yung nagiging alternatibong paraan upang matustusan at masolve natin yung problema doon sa kahirapan. At marami na talagang mga tao na hindi na talaga naghihirap at naranasan na natin no yung tinatawag na no hasted digging bread. Kasi sabi naman ng Panginoon, nakikita ko talaga doon yung miracle ng Panginoon. Dahil alam naman niya doon sa Salmo 34:5 na this poor man cried and the Lord heard him and sent him out of all his troubles. So, napakaganda yung sinabi ng Panginoon doon sa Salmo, no? 34:5 na itong dukhang tao ito ay iiyak and hihingi ng daing doon sa Panginoon. And of course, yung Panginoon naman ay sasagot and feed him out of all his troubles. Kaya ngayon, palagi nating i-claim na sana naman Panginoon magkakaroon ng liwanag na no? Itong ating landas. No? Kasi palagi nating tinatanong na nasaan na ang liwanag. No? Parang awit ni Willie Garty na nasaan ang liwanag nitong landas ng aking buhay. So, yun yung mga awit na meron ding mensahe kung eh hinahanap natin yung liwanag ng ating ministry na sana naman no at pag-igihin po natin mga members dahil wala din man tayong magawa no, wala tayong ibang magawa kundi yung pag harap no sa katotohanan na wala po tayong ibang solusyon kundi yung ating daing sa ating mahal na Pangulo na sana ialam ko naman yung puso ng ating Pangulo kaya nga pinapatay yung mga drug dealers, yung mga addict dahil ayaw ng Pangulo na meron talagang maghihirap at mag-suffer dahil sa kagagawan ng iba. So ayaw din niya yung corruption. So sa indirect no in short na pagkasabi, ayaw niya ang Pilipino ay maghirap. E ngayon, mas lalong maghirap din tayo dahil mayroong mga almost 40,000 or 40,000 plus na OFW na babalik dito sa Pilipinas. So, ito yung magiging problema din ng ating gobyerno as a whole. Kasi yung pag-provide, no? Yung pag-provide ng tinatawag na ano yung panghanap buhay. So sa 40,000 na bigyan mo ng panghanap buhay, siyempre marami ding mga Pilipino na naghihikahos. Ma-feel ng ibang Pilipino na unfair para sa kanila na wala silang hanap buhay at yung mga OFW natin mabigyan ng hanap buhay
Eh, hindi naman gusto din ng mga OFW na yung tatanggapin nila itag 5,000 lang, 10,000. Dahil ang iba noon, meron silang income na tag 40 to 50 at 100 pa. So napaka medyo malaki-laking problema to. Dagok sa Pilipinas. Kaya kung sana lang mabigyan na tayo ng pagkakataon at mapaunlad natin ulit yung ating mga businesses na first din. So ito'y magiging tulong na din sa milyon-milyon ng mga Pilipino na members ng TAPA. So wala na po tayong oras, no, Sir Bong? Napakadali po ng oras yan natin. Oo, okay. Sige lang, Monday, ipa-up natin yung ano pala, yung online para doon sa signature campaign. Oo pala, oo. Until then, ma-up na to ng IT natin para at least ma-launch na natin by Monday, Founder. Okay. Ito'y ano rin, kabutihan na dulot ng advanced technology na, Sir Bong. kahit may COVID, long distance yung mga members natin, makaparticipate pa rin dito sa campaign natin. At alam naman natin na ako, 100% alam ko na yung 40,000 na paparating dito ng mga OFW, iba doon members natin. So naghihirap na din sila. So buti na lang kung medyo nakaluag-luag sila nung una, ngayon medyo nagiging magipit. So wala na po tayong oras din, no? Napakadali ng oras at napakadali din ng linggo. Oo. Bukas... Friday na. Oh. So naku, talaga nga nagmamadali itong panahon natin. Oh. Pero... sige lang, at ito na may kaloob ng Panginoon na kung saan parang napakadali kung kailan lang yung ating programa na nung Webis. At ngayon, Webis na naman. Napakadali lang talaga ng oras at napakadali lang ng panahon. Wala na po tayo ding oras, no? Maraming salamat, Sir Bong, at maraming salamat sa inyong pakikinig. At ako yung founder, ng TAPA Community Ministries International Incorporated. Palagi pong nagsasabi, "God is with us, who can be against us?" Maraming salamat and magandang hapon sa inyong lahat. Happy weekend for tomorrow, another day of tomorrow. Thank you and magandang hapon. God bless us all.